Hello mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko na ngayong araw na ito ng January 9, ngayon po ay first quarter moon. Marami po mga nag-aantabay sa mga sumasapit po ng iba't ibang hugis ng ating buwan. Sa loob ng isang buwan mga bossing, may apat na hugis. Yan po yung ating new moon, first quarter moon, full moon at last quarter. Ngayon po mga bossing, ngayong araw na ito ay first quarter. Pwede tayong gumawa ng pampaswerte upang sa ganon tayo po ay maligtas anumang kapahamakan, lalo na yung mga nagaganap sa kasalukuyan. Ito pong isishare ko sa inyo ay pwedeng gawin ng alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi. Isa po ito sa proven na napakaswerte. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala, simple lamang po aking tuturo at mainam na sundan nyo po ito mga bossing. Upang tayo po ay instead na sundan ng kamalasan ay puro swerte ang sumunod po sa atin or ang maganap po sa atin. Doon din po papasok ang kailangan, maging positibo po tayo sa buhay at kung ano po ating iniisip, anong saritain, yan po yung magaganap. Wala nagnanais sa atin na pangit ang maganap, kaya wala po kayong dapat isipin na pangit. Panay magaganda ang iisipin. Kung may mga pangit na nagaganap at tunay namang kadaing-daing po yan, idaing nyo po yan sa mahal na Panginoon. Ipagdasal nyo po yan. Yan po mga bossing ko ang numero unong makakatulong po sa atin. Tapos sabayan natin ang ganito mga pamamaraan upang sa ganon, yung maaaring humarang sa ating swerte ay humawi sa inyo pong dadaanan. Upang sa ganon, isad na kayo ay malasin, puro swerte ang dumating po sa atin. Kaya kung kayo pinaniniwala sa magandang mga pamamaraan ay mainam na subukan nyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga iba't ibang mga pampaswerte, mainam po yan. Kasi ang mga taong mahilig sa mga pampaswerte, nagiging positibo sa buhay. Halimbawa, may mga dumarating na pagsubok, kagaya ng mga ilan sa mga bossing ko na natanong ko, kamusta naman? Kung sila'y sinuswerte, sabi po nila, bagamat talaga namang dumadaan tayo sa mga iba't ibang mga pagsubok, mapamayama, mapamahirap, may mga iba't ibang pagsubok po yan, hindi lang mga mahihirap ang may mga problema, pati mayayaman, iba-iba nga lang po ang nagiging problema po natin mga bossing. Ngayon po, nagiging positibo daw po sila kasi iniisip nila marami silang pampaswerte, hindi sila nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. At syempre, lalo-lalo na kung ang problema natin ay pera, sipag at tiyaga. Kailangan dadagdagan ito ng sipag at tiyaga at kailangan natin ng mga ganito mga pamamaraan. Ngayong araw na ito mga bossing ko ay first quarter moon, mainam na maghanda po kayo mga bossing ko ng bawang. Kahit isang butil lamang mga bossing, isang butil mga bossing ngayong araw na ito mga bossing. Ang gagawin nyo lamang po mga bossing ko kapag kayo ay aalis, pero kung hindi kayo aalis ay at mayroong bulsa ang inyo pong short mga bossing o kung ano man po yung suot po ninyo mga bossing, kung mga padaster man po yan mga bossing at hindi kayo aalis, mainam maglagay ka pa rin ng bawang. Bakit kamo? Ang bawang mga bossing ko ay nag-aalis ng mga negatibong enerhiya. Pero hindi lang po ito pang negatibong enerhiya, hindi lang din po ito pang bad spirit. Pang-attract din po ito ng swerte mga bossing ko, lalo na rin po sa usapin ng pera. Kagaya po ng unang na-share ko nga po sa inyo mga bossing na ang bawang ang kauna-unahan kong nilagay kasama pong kombinasyon ng shell at kaunting asin sa aking pong pitaka at doon na nagsunod-sunod ang mga swerteng dumating na parang lagi kang iniaadya kung saan ikaw ay suswertihin. Ngayon po mga bossing, simulan natin to ng alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi. Kumuha ka lang ng isang butil na bawang mga bossing. Pagkatapos, ilagay niyo po ito sa inyo pong palad. Tiklopin na ganyan mga bossing. Manatili ka na manalangin ang mula sa inyo pong puso. Sabi niyo sa pamamagitan nito, malalayo ako sa anumang kapamakan at hindi ako magkakaroon ng karamdaman. Maliligtas ako sa anumang mga o ano may mga nagaganap sa kasalukuyan na hindi lang pwedeng banggitin dito. Tapos sabihin nyo na lahat matutupad lahat ang mga pangarap ko. Pagtapos, pwede rin po mga bossing ko, mag-wish ka na ng lahat na nais ninyo, maraming bawang dito, ibigay nyo sa inyo pong anak, ibigay nyo sa inyong karelasyon, lahat na po ng pwede nyo pagbigyan na naniniwala, bigyan nyo po sabihin nyo, gawin nyo itong lucky charm. Ngayon, kapag po ang ati pong bawang ay malambot na, ibig sabihin tuyo na ang loob, itapon nyo lamang po sa basura at pwede ka muling gumawa po nito mga bossing. Ngayon po, pero ang bawang, matagal po itong natutuyo. Matagal po ang ano po nito mga bossing. Ang buhay po niya bago siya matuyo mga bossing. Ngayon po mga bossing,
Pagtapos na po ay mag-wish, hayaan nyo siya na ma-overnight yung ating bawang sa ating pong first quarter moon hanggang alas 8 ng umaga. Matapos alas 8 ng umaga, yun, ipamahagi nyo na po siya kung gusto nyo mamahagi. Pero kung gusto nyo sa inyo lamang, okay din naman po mga bossing. Ngayon po mga bossing, bitbitin kahit saan kayo tutungo mga bossing. Kapag kayo tutulog, ilagay sa ilalim ng inyo pong unan. Kapag, or kaya may iba pa kayong bawang, ilagay sa inyo pong bag or ilagay po sa inyo pong sapatos mga bossing. Upang sa ganon, saan man kayo tutungo, lagi kayo suswertihin. Ilagay sa bulsa mga bossing. Kumbaga, gawin nyo itong Lucky Charms mga bossing, simpleng bawang lang naman mga bossing na maaaring malaking tulong po sa inyo. Kung never nyo pa itong nagagawa, lalo-lalo ng 2021, napakaraming pagsubok na dumating sa inyo ngayon 2022, i-welcome nyo ang bawang po sa inyo pong buhay mga bossing, sa inyong pamilya. Ito po, pansinin nyo po at ikumpara yung mga nakalipas sa taon at itong taon ng 2022 kung ano maaaring maganda po sa buhay po ninyo mga bossing. Basta lagi kang positive at huwag kang makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. At subukan niyo pong gumawa ng mga simple mga pamamaraan mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, lumarga po kayo at subukan niyo po ito. Yun na po mga bossing. Salamat po.